Hello, kamusta mga kasuki? Yan, good morning po sa inyong lahat. At may mga package tayo dito. Yan, so mag-unboxing tayo ngayon. Yung iba in order natin sa Shopee. At yung iba naman ay libre ni Shopee sa atin. So simulan natin sa libre. Ayan, so tama kayo mga kasuki. Libre po itong ating unang bubuksan. Yan. So ang tawag po dito ay seller... seller help kit guide. Yan. Kung kayo po ay seller kay Shopee, ayan, nagbigay po ng parang form na i-fill up nyo kay Shopee. At kapag kayo po ay sinuwerte, isa po kayo sa mapipili na bibigyan ng seller help kit guide ni Shopee. So, napakaswerte ko po, no? Tumaan pa sa aking birthday. May 5, dineliver ito. At yun, no? Ngayon ay May 7, so kahapon ay birthday ko po. Ayan. So, hindi po ako nakapag-unbox kahapon. Ngayon natin siya i-unbox. So, nakita ko sa aking notification, no, sa Shopee. Kata ko muna ito. So, ang naghatid po nito ay si JNT Express. Ayan, thank you. So, sila lang po ang tanging nakapasok dito sa aming lugar, no. Si JNT Express. Ayan, so, again, thank you po sa Shopee. Ayan, sa aking Shopee. Kung seller po pala kayo kay Shopee, so kung mapapansin nyo, nung nagdaang buwan ay mga basic necessities lang po ang pinapayagan na ipa-pick up ni Shopee, no? Kung order po kayo, no? Eh, hindi po kayo maka-order before kapag hindi mga foods, no? O mga basic necessities yung mga ordering nyo sa Shopee. At simula nitong, siguro mga May, pagpasok ng May, nag-start na po na pwede na ulit umorder kay Shopee, pero pili po yung mga courier. So, katulad nyan, ako po ay seller sa Shopee, no? Ang umubra lang po na, tag ito, sa lugar namin dito sa Bulacan, walang courier na pwedeng mag-pick up, no? So, ang ginawa ko po, para makapag-deliver ako, no? Para makapag-pick up sa akin ng mga sticker, ang ginawa ko po, in-address ko po sa aking kamag-anak na taga Valenzuela. So, dahil na nasa boundary kami ng Bulacan at Valenzuela, so, nag-aabutan na lang po kami ng item. So, pinapaabot ko po yung sticker ko sa aking pamangkin para sa kanila po pipig-aben nung Expos Integrated. Ayan. So, shout out sa mga Expos at Ninja Van. So, simulan na natin. Ito po ang Seller's Health Kit. Ayan. So, ito po, ayan. So, fight COVID with Shopee. Protect yourself and others. Ayan. So, ayan po ang una nating makikita. So, next naman, ito, ayan, wala na. So, ito naman po yung laman ng ating kit. So, again, tayo po ay nabigyan ni Shopee ng libre. Yan, binigyan po ako ng voucher ni Shopee para ma-avail ko po ito, no, sa Lazada, ay sa, parang, Lazada store. Sa Shopee Mall store, ayan. So, unang-una, ito ang laman, yan. So, meron tayong digital thermometer. Ayan, ang laman, no. So, buksan natin. Yan. So, eto ang laman. Buksan natin ito. May ano pala siya. May parang so, ayan po ang laman. So, unang laman ay digital thermometer. Next po ay itong mask. Ayan. So, napakaswerte natin. Nagkakaubusan ng mask. Kaya naman. Again, thank you po kay Shopee. Bilangin natin kung ilan ang laman ng ating shipping mask. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, meron tayong 5 pieces na mask. Yan. Disposable mask. Thank you. Again. Yan. So, next naman na laman ay ito, antibacterial or purpose wipes. Yan. So, ayan po. Bango. Bango ng amoy niya. Amoy pang baby. So, ito po ay antibacterial na wipes. Ayan. So, next na laman ay itong Protex. Ayan. So, ito namang Protex ay eliminates 99% of bacteria. Ayan. So, antibacterial bar soap. So, fresh, long-lasting freshness. Ayan. Dermatologist tested. Ayan. 90 grams. Ayan. So, yan po ang laman. No? Ang bango. So, ito po ang itsura ng, oops,
tables. Ito po ang itsura na ng sabon na protes. Kaya alam mo, folks. So again, meron tayong mask, disposable face mask. Meron tayong Protex, no? Yung antibacterial soap. Meron din po tayong digital thermometer. Meron din tayong antibacterial na wipes. Ayan. So, yan po ang laman nitong ating seller health kit guide. Ayan. Na galing po kay Shopee. Again, thank you po sa ating kay Shopee, no? Dahil isa tayo sa napili nila na bigyan ng free na health kit. So again, thank you po sa Shopee. Ayan. So nakarating po sa atin ang libreng seller health kit. At next naman natin, papakita ko sa inyo, nabuksan ko na siya kanina. So dito siya nakalagay. No? Excited akong gamitin siya dahil ginamit ko siya dito sa piece ng aking ginawang sabon. Ito ay yung pH test strips. Ayan. So nabili ko po ito ng 44 pesos. Ayan. So ito yung mga strips na gagamitin. Ayan po yun. So pipilas ka lang ng isa dyan. Tapos, meron ako dito ang piece ng sabon. Ayan. So, binasa ko na ito kanina. Tapos, pagbubulain mo yung sabon mo, pagkabasang-basa na siya, tumubula na. Ayan. So, tinest ko po yung sabon sa kanya. Dinikit ko sa aking ginawang sabon. At ito po ang kinalabasan ng aking pH strips. So, hahanapan niyo po siya kung saan siya tutugma. Ayan. So, kung mapapansin nyo, so, 1 to 13 po yan at tumugma siya sa number 9. Tama ba? So, kung di ako nagkakamali ay tumugma siya sa number 9. So, ito po yon yung number 9. Ayan. Ayan. So, ipa-flash ko na lang po sa screen. Ayan. Tapos, ayan. So, tumugma po siya. So, kung makikita nyo, ayan. Ito po yung nasa taas, yung number 9. So, ayan. So, itong mga nasa, parang nasa blue side na. Ayan. So, 1 to 14 po yan at ang pinaka parang safe, no, or yung pinaka the best na pH level ng ating sabon ay from 7 to 10. No, yan po yung parang pinaka safe na pH ng sabon at kapag ka nasa 11 pataas na, so medyo parang ano na po yun. So medyo hindi na siya safe gamitin, no. Basta yung parang 7 to 10 is nasa yun. Pinaka safe. So basta yun na yun. Okay, yung parang pinaka way to kung paano ko i-test yung aking ginawang sabon. Kung safe bang gamitin, no, kung pasado ba sa pH, no, yung aking ginawang sabon. Cut ako ng maliliit na sizes kanina. Ito yung aking mga sizes. Tapos, kung di nyo pa po napapanood yung aking ginawang sabon, ilagay ko po sa baba yung link, no? Or sa taas. So, kung interesado pa kayo sa paggawa ng sabon, na ang process po ay cold process, pinakamadaling paraan po yan, no? Yung pinakamadaling proseso ng paggawa ng sabon. No? Yung homemade soap o yung mga organic soap, no? Kung familiar kayo sa mga ganong sabon, no? Eh, yun. Panoorin nyo po kung paano ako gumawa nung homemade, no, ng sabon. So, ito po, bumili ko ng strips. 44 pesos lang po yan. Tapos, next naman, sangkap din po ito. Ay, sangkap. Gamit din po ito, no? Kung ikaw ay gagawa ng sabon. Ayan. Kung interesado po kayong gumawa ng mga bar soap, so, isa po ito sa ipupundar niyong gamit, no? Ito po yung digital thermometer, no? So, ayan. So, gagamitin natin ito para makuha natin yung temp ng ating oil, yung temp ng ating lye solution, no? Kasi importante yung temp ng ating lye solution at saka ng ating oil, no? Pagkocombine na natin sila. So, ito po yung ating thermometer. So, itong thermometer, no? So, nabili ko lang din po kay Shopee. Po ang itsura ng ating thermometer. So, pag gagamitin nyo na po, ayan, so itong dulo ay parang didip nyo lang po sa lye solution or sa oil para ilalabas niya dito sa screen yung ayan. So, naka-Celsius po tayo, ayan. So, para ilalabas niya sa screen yung yung temp. Ayan. So, ganun po yun. So, dadaw-daw lang natin dito tapos lalabas na po yung temp. So, kailangan kasi hindi nagkakalayo yung temp ng oil at saka ng lye solution kapag i-combine natin siya. So, gamit po natin yan sa ating paggawa ng sabon dahil asahan nyo na po, no, lagi na po tayong gagawa ng sabon dahil nakakatuwa. So, nakakatuwa dahil parang nakapagawa po tayo ng sabon. So, ang maganda po sa homemade soap, alam po natin na purong sabon, no, purong sabon yung ating ginagawa, no.
Tapos, ito pa po, ayan, nagupit na. So again, J&T Express. Bumili na rin po ako ng Romat, no, ng another na gagamitin natin sa paggawa ng sabon. Bumili na po ako ng activated charcoal. So very fine activated charcoal. Ayan. So bumili na rin po ako. Asahan niyo po, no, sa mga susunod na video, eh, gagawa po tayo ng charcoal soap. No? So alam naman po natin na si charcoal soap, eh, deep cleansing. Ayan. So patok na patok po ito, si charcoal. Yan, kaya isa siya sa mga ilalagay nating sangkap sa ating sabon. So ayan lang guys. Again, thank you po sa pagtangkilik niyo po sa ating channel. At asahan po ninyo, no, more DIYs na kapakipakinabang. Ayan, na talaga namang mapapakinabangan niyo po, no. So again, sana po patuloy niyo pong supportahan ang ating channel. Ayan, ang May Quarry Camacho. Don't forget na mag-subscribe. I-hit niyo po yung ating notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bagong upload po tayo ng videos. So again guys, stay at home at ingat po tayo. Bye!